2 months left bago ang FIBA OQT at Scottie Thompson injured pa. Pwede nga bang pumalit sa kanya ang historic Pinoy MVP sa Korea? At Gila's naturalization process umabot na sa Chinese state-controlled media. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ng ating video bilang suporta. Headline ngayon ang pagpayag ni SMB import Benny Boatwright na magiging next naturalized player ng Gilas Pilipinas matapos ang successful PBA Commissioner's Cup campaign. Big news ito dahil sa NBA caliber ng isang Benny Boatwright that it also made headlines sa China, sa mismong state-controlled media nila. CBA player rin itong si Boatwright at mukhang nababahala na ang ating karibal na China sa lumalakas na mga players ng Gilas under sa bagong sistema ni Coach Tim Cone. Samantala, umiinda pa rin ng back injury si Scottie Thompson, ang main facilitator ng Gilas system ni Coach Tim. With that, isa sa mga potential replacement ay si Phil-Am Ethan Alvano, ang historic na karaunahang non-Korean player na nanalo ng KBL MVP. Mala Derek White ang playstyle nitong si Ethan with his tenacity and grit on defense. Superb command sa bola, playmaking at slashing ability. Ang tanong lang is, FIBA eligible ba itong si Alvano? Hindi pa natin yan sigurado mga idol, pero nakapaglaro na to sa Alab Pilipinas sa ABL at basing sa pagiging Asian quota import ni Alvano sa KBL, required na magkaroon sila ng Philippine passport at kailangan makonsider na local ng isang Asian country para makapasok sa kriteriya ng pagiging isang Asian import. So most likely baka pwede, pero hindi lang tayo 100% sigurado. With this, baka pwede pang umabot si Benny Boatwright sa OQT at magiging potential candidate if hindi pwede si Brownlee. Tapos kung sakaling eligible, magandang addition sana si Ethan Alvano sa lineup ng Gilas, pantapat sa mga quicker European guards ng OQT. Kaya kayo mga idol, tingin nyo, bagay ba sa Gilas si Ethan Alvano? Join the conversation, magkomento lamang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share, and subscribe. I-follow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.